Hi! Good morning, guys! Magluluto tayo ng dinengdeng na tabungaw or upo. Ang kakailanganin natin ay kamatis, sibuyas, spring onions, fish, 1 cup water, upo or tabungaw, fish sauce, tsaka mantika pang prito. Tara, magluto na tayo! And exact measurements will be posted in the description box. Slow mo. Lalagay na natin yung mantika. Painitin lang natin to bago natin ilagay yung isda. To check kung maidit na yung mantika, pwede tayo maglagay ng konting asin. Ayan, pwede na tayo magprito. Pag magpriprito, laging unahin yung balat. At dahan-dahan natin ilalagay. After 5 minutes, pwede na natin itong baliktarin. Dahan-dahan lang. After 5 minutes, hihinaan lang natin yung apoy at pwede na natin siyang kamutin. Ayan, ready na ang ating sahog. Maglalagay lang tayo ng 1 cup water at hintayin natin na kumulo. Pag kumulo na, pwede na natin ilagay yung bagong isda. Huwag kahaluin. After 3 minutes, ilalagay natin yung isda, skin side down first. Ginagawa to para mas maging malasa yung sabaw natin. Takpan natin para mag-steam yung isda, mas maging malasa. After 5 minutes, tatanggalin na natin yung isda. And then, ilalagay na natin yung tabungaw or opo. Kadat lang natin para pare-pareho malito. Sunod na din natin yung kamatis. At sibuyas. Pati yung spring onion. Mapapansin nyo, konti lang yung linagay natin tubig kasi magtutubig din itong upo. Patayin lang natin, lagay natin yung takip at pahinaan para yung steam ang magluto sa upo. After 5 minutes, makikita natin na nagtubig na siya. Pero huwag makaluin. I-prepress lang natin siya pababa. Hinaan, tapos takpan. After 3 minutes, pwede na natin siyang patayin. Pero huwag bubuksan. Pabayaan lang natin siya na maluto sa sarili niyang init. After 5 minutes, pwede na natin siyang buksan. Pwede na rin natin itong haluin. Ang masarap dito, mabilis lang, tsaka healthy pa.
there you have it, my recipe for dinengdeng nga tabungaw. At kung nag-enjoy kayo sa video, please like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Sabay-sabay tayong matuto ng iba't ibang recipe. And thank you for watching. Happy cooking! Bye-bye!